Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is all about the history of the national flag of the Philippines. Ang mga makasaysayang matawat ng Rebolusyong Pilipino. Karaniwan na mula noong dekada 1960 na matunton ang pag-unlad ng watawat ng Pilipinas sa iba't ibang pamantayan ng digmaan ng mga individual na pinuno ng Katipunan. Isang pseudo-masonic na rebolusyonaryong kilusan na sumasalungat sa pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas at namumuna sa Rebolusyong Pilipino. Gayunpaman, habang ang ilang mga simbolo na karaniwan sa mga watawat ng Katipunan ay gagamitin sa ikonografiya ng rebolusyon, hindi tiyak kung ang mga pamantayang ito sa digmaan ay maaaring ituring na mga pasimula sa kasalukuyang bandila ng Pilipinas. The first flag of the Katipunan was a red rectangular flag with a horizontal alignment of three white K's. An acronym for Katipunan's full name, Kataas-taasan, Kagalang-galangan, Katipunan ng mga anak ng bayan, or the Supreme and Venerable Society of the Sons of the Nation. Ang pulang patlang ng watawat ay sumasagisag sa dugo, habang pinirmahan ng mga miyembro ng Katipunan ang kanilang mga papeles ng pagiging kasapi sa kanilang sariling dugo. Ang iba't ibang pinuno ng Katipunan tulad ni Andres Bonifacio, Mariano Lanera at Pio del Pilar ay mayroon ding mga individual na pamantayan sa digmaan. Kasaysayan ng kasalukuyang pambansang watawat ng Pilipinas. Ang naunang disenyo ng kasalukuyang watawat ng Pilipinas ay inuugnay ni Julio Nakpel at Artemio Ricarte kay Feliciano Jokson. Nang maglaon ay pinagtibay ito ni Emilio Aguinaldo sa panahon ng kanyang pagkakatapon sa British Hong Kong noong 1897. Ang unang watawat ay tinahi ni Marcela Marino Agoncillo sa tulong ng kanyang anak na si Lorenza at Delfina Herbosa Natividad, isang pamangkin ni propagandista Jose Rizal. Ito ay unang ipinakita sa labanan sa Alapan noong May 28 of 1898. Ang watawat ay formal na iniladlad sa panahon ng proklamasyon ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Gayunpaman, binanggit ng artikulo ng Manila Times ni Augusto de Viana, punong mananaliksik sa kasaysayan ng National Historical Institute, ang mga pahayag sa mga aklat-aralin sa kasaysayan at mga ritual ng pagunita na ang watawat ay unang itinaas sa Alapan, Imus, Cavite noong May 28 of 1898. Na binanggit ang Presidential Proclamation No. 374 na inisyo ng nooy Pangulong Diosdado Macapagal noong March 6 of 1965. Ang artikulo ay nagpatuloy sa pag-angkin na ang mga makasaysayang talaan ay nagpapahiwatig na ang unang pagpakita ng watawat ng Pilipinas ay naganap sa lungsod ng Cavite. Nang ipinakita ito ni General Aguinaldo noong unang laban ng Rebolusyong Pilipino. Ang orihinal na disenyo ng watawat ay nagpatibay ng isang gawa-gawang araw na may mukha na na-influence ng the Republics of the Rio de la Plata, Argentina at Uruguay. Isang tatsulok na kumakatawan sa Katipunan na binigyang inspirasyon ng Eye of Providence sa dakilang silyo ng Estados Unidos at ang Masonic Triangle at kung saan itinilaga ang Liberty, Egalite, Fraternity, ang mga guhit at kulay na nagmula sa watawat ng Amerika.
Ang partikular na lilim ng asol na orihinal na watawat ay naging pinagmulan ng kontrobersya batay sa anekdotal na ebidensya at ang ilang nabubuhay na mga watawat mula sa panahon, ang mga istoryador ay nangangatwiran na ang mga kulay na orihinal na watawat ay naimpluwensyahan ng mga watawat ng Cuba at Puerto Rico. Ang orihinal na watawat na unang itinaas noong May 28 of 1898 ay iniladlad sa panahon ng Deklarasyon ng Kalayaan noong June 12, 1898 ay iniingatan sa museo ng General Emilio Aguinaldo sa Baguio. May mga planong ibalik ang bandila sa pamamagitan ng pagpapalit ng sirasirang bahagi. Ngunit ang idea ay inabandon na dahil hindi mahanap ang mga katugmang thread. Ang bandila ay mas detalyado kaysa bandila na kasalukuyang ginagamit. Taglay nito ang mga salitang may bordang libertad, justisya at igualdad sa isang gilid ng bandila at Fuerzas Expedicionarias del Norte de Luzon sa kabilang banda. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos noong 1899. Unang itinaas ang watawat na may pulang patlang noong February 4 of 1899 upang ipakita na mayroong estado ng digmaan. Si Aguinaldo ay binihag ng mga Amerikano makalipas ang 2 taon at nanumpa ng katapatan sa Estados Unidos. Sa pagkatalo ng Republika ng Pilipinas, ang Pilipinas ay inilagay sa ilalim ng kolonyal na pamumuno ng mga Amerikano at ang pagpapakita ng watawat ng Pilipinas at iba pang mga watawat at mga banner na naugnay sa katipunan ay idiniklarang illegal ng Flag Act of 1907. Ang batas na ito ay pinawalang bisa noong October 24, 1919 sa pamamagitan ng legalisasyon ng pagpapakita ng watawat ng Pilipinas. Ang telang magagamit sa karamihan ng mga tindahan ay ang pula at asol ng bandila ng Estados Unidos, kaya ang watawat mula 1919 pataas ay pinagtibay ang kulay na pambansang watawat na asol. Noong March 26, 1920, ipinasa ng Lehislatura ng Pilipinas ang Batas No. 2928 noong March 26, 1920 na legal na nagpatibay sa watawat ng Pilipinas bilang opisyal na watawat ng mga isla ng Pilipinas. Hanggang sa bisperas ng 2 digmaang pandaigdig, ang araw ng watawat ay pinagdiriwang taon-taon tuwing October 30 bilang paggunita sa petsa ng pagtanggal ng pagbabawal sa bandila. Ang Commonwealth ng Pilipinas ay pinasinayaan noong 1935. Noong March 25, 1936, naglabas si Pangulong Manuel L. Quezon ng Executive Order bilang 23 na nagtadhana para sa teknikal na paglalarawan at mga detalye ng watawat. Kabilang sa mga probisyon ng order ay ang kahulugan ng triangle sa hoist bilang equilateral triangle, ang kahulugan ng aspect ratio sa 1:2, ang tumpak ng mga anggulo ng mga bituin, ang geometric at aesthetic na disenyo ng araw at ang formal pag-alis ng mythical na mukha sa araw. The exact shades of colors gayunpaman ay hindi tiyak na tinukoy. Ang mga pagtutukoy na ito ay nanatiling hindi nagbabago at may bisa hanggang sa kasalukuyan. Noong 1941, opisyal na inilipat ang araw ng watawat sa June 12 bilang pagunita sa petsa ng pagproklama ng kalayaan ng Pilipinas noong 1898. Ang watawat ay muling ipinagbawal sa pagsalakay at pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas simula noong December of 1941, na muling itinaas sa pagtatag ng 2 Republika ng Pilipinas, isang kliyenteng estado ng Japan.
Sa mga seremonyang ginanap noong October 1943, itinaas ni Emilio Aguinaldo ang watawat na may orihinal na Cuba na asol at pulang kulay na naibalik. Ang watawat ay unang itinaas na may asul na guhit sa itaas hanggang sa ipinahayag ni Pangulong Josepe Laurel ang pagkakaroon ng estado ng digmaan sa Allied Powers noong 1944. Ang Commonwealth Government in Exile sa Washington, D.C. ay nagpatuloy na gumamit ng bandila kasama ang Amerikanong mga kulay at pinalipad ito na may pulang guhit mula noong unang pagsalakay ng mga Hapones. Sa pinagsamang pwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano at ang pagpapalaya ng Pilipinas noong 1944 hanggang 1945, naibalik ang watawat na may kulay ng mga Amerikano at ang watawat na ito ang itinataas sa pagkakaloob ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos noong Hulyo 4 of 1946. Thank you very much for watching. As Emilio Aguinaldo said, we cannot free ourselves unless we move forward united in a single desire.